Good day everyone! Ngayon po ay gagawa tayo ng boiled icing. Hindi po ako expert sa paggawa nito, pero lahat po na ituturo ko ay base sa mga na-experience ko na sana po ay makatulong sa inyo. Siguraduhin ang gagamitin natin ay metal bowl. Pwede ding glass bowl, pero mas magandang gamitin ang metal. Pero kung meron kang copper, mas the best ang result pag copper ang gagamitin. Huwag na huwag gagamit ng mga plastic bowl. Dahil sa plastic, kahit na anong ugas mo, kung meron talaga siyang kumakapit na oil. At pagka ganon, masisira ang meringue natin, hindi siya mabubuo dahil sa oil na yon. Gamit ang stainless bowl, hugasang mabuti para maalis ang oil na dumikit kung nagamit mo na ito sa ibang recipe mo. Para sigurado, punasan mo ng suka at ilagay mo sa, ilagay mo sa basahan tapos punasan mo yung whisk saka yung bowl para sigurado. Mas ginagamit ko ang wash sugar kasi sa white kasi hindi siya ganun katamis na nakakatusing. Hindi naman po magbabago ang kulay niya, maputi pa din siya. Pero nasa sa inyo po kung ano po ang gusto nyong gamitin. Mas okay po na tinitimbang natin ang mga ingredients natin para po kapag uulitin natin siya, hindi po magbabago kasi eksakto po yung mga measurements. Kaya mas ina-advise ko po na bumili po kayo ng mga ganitong klase ng weighing scale. Bago po natin ito isalang at buksan ng apoy, lagyan po muna natin siya ng tubig. Pero wag po natin siyang hahaluin para hindi po siya mag-crystallize. Ganyan lang po. Ayan. Tapos, buksan na natin yung apoy. Pakuluin lang natin siya sa medium na iinit hanggang sa kumulo siya. Yan. Habang nagpapakulo tayo ng sugar, i-whisk na natin yung egg whites. Naglalagay ako ng cream of tartar kapag ka na bubbles, may mga bubbles na yung ano, medyo maputi na po yung egg white kasi mas parang hindi ko lang po alam pero mas gusto ko po yung naglalagay ko ng cream of tartar pagka ganyan na po siya. Pag minsan po kasi pag nilagay ko na yung cream of tartar, masyado po nagiging runny yung egg white. Kaya ganun po ang ginagawa ko. Dapat po bantayan natin to ha kasi po kailangan soft speak lang po ang gagawin natin sa egg whites. Yung hindi pa po siya stiff peak. Ano po ba ang pagkakaiba ng soft sa stiff peak? Ito po, ipapakita ko ang picture. Ito po, pagka ginanyan nyo po siya, yan ay soft peak. Ito naman po ay stiff peak. Pagka taas na taas na siya. Ayan, habang nagbibitay ng egg white, ito po yung ating sugar. Nakikita nyo po, medyo mabilis pa yung pagkulo-kulo niya, yung mga bubbles, medyo mabibilis pa po siyang mag-pop. Yan. Kailangan po, titignan natin yung sugar natin kung malapot na ba siya, o kaya nagtitread light na ba siya. Para ano, kasi wala tayong thermometer. Pagka ganito, nakikita nyo ganito na yung kulo ng sugar. Mabagal na yung ng mga bubbles. Saka mapapansin mo na parang iba na po yung kulay niya. Saka medyo malapot-lapot na siya pag inaano mo ng kutsara. Pwede nyo rin pong itest. Yan, ganyan. Pagka nagiging parang sinulid na siya, pwede rin po kayong maglagay sa magpatak ng ganyan sa tubig. Pagka yan, nabuo na siya, kagaya niyan, at mahahawakan mo na siya, pwede nyo na po siyang dahan-dahan na ilagay dun sa ating sa ating meringue. Pero siguraduhin nyo na yung meringue natin ay soft speak pa lang po at hindi pa stiff peak. Ang tubig po na ginamit ko dyan ay galing lang po sa gripo. Hindi po malamig at hindi rin po mainit. Pag ganito na po, ayan po o, dahan-dahan na yung pagputok ng mga bubbles, pwede na po natin siyang ilagay dito sa meringue
Pero dahan-dahan po kayo ha, kasi po mainit po ito. Dahan-dahan lang po. Kailangan po yung mixer nyo, medyo hinaan nyo. Kaya lang itong akin kasi ito na yung pinakamahina niya. Ayan, makikita nyo, medyo bumibigat-bigat na yung meringue. Pag naubos na po yung sugar at nailagay na natin siya lahat yan, siguro i-mix lang po natin hanggang kahit mga 7 minutes. Mini-mix lang siya. At pagkatapos nun, pwede mo na po siyang gamitin. Direkta na po sa cake. Mas okay po siyang ipahid sa cake ng habang ano, kagaya po ng ginagawa ni Chef Ronnie. Pagka nung napanood po namin siya nung nag-live siya, ang ginagawa po niya, habang nag-frost siya ng cake niya, diretso pa rin sa pag-beat ng boiled ice niya. Pinapatay lang niya, tapos kukuha siya ng kanyang icing, tapos lalagay niya sa cake, tapos bubuksan niya ulit yung mixer niya. Tapos, sabi niya kasi, mas maganda daw po na ganun po ang gawin. Habang tumatagal na po kasi ng binibit yung boiled icing, mas lalo po siyang gumaganda. Sana po ay nakatulong po ang video na ito sa inyo. Pwede po bang humiling? Palike naman po ng video. At i-click nyo na rin po ang subscribe button at notification bell para po updated po kayo sa mga bago nating video. Ang complete ingredients po ay ilalagay ko po sa description box below. At kung ito naman po ay gagawin nyo pong pangnegosyo o gagawin nyo po pagka may order kayo ng mga cakes, mas gusto ko pong lagyan nyo po ng corn syrup. Kasi po ang nagagawa po ng corn syrup ay mas stable po ang ice nyo. At hindi po siya ganun kaagad tumigas. Kasi diba po pag minsan, pagka inilalagay na po natin siya sa cake, meron pong time na hindi pa po kahit tapos mag-frosting, tumitigas na po agad yung cake, yung icing. Kaya mas maganda po kung meron pong corn syrup. Thank you.